JT and welcome back to my channel. So for today's video, papakita ko sa inyo ang dalawang bagong miyembro ng aking Yuku fam. So I'm so excited to show it to you guys. And by the way, if you're interested with these products, then all the link will be placed on the description box below if you want to buy them. And also, this video is in collaboration with Banggood, Irene, and Enya. So without further much ado, let's get on to the video. So ito yung unang ipapakita ko sa inyo. This is the Banjo Lele from Irene? Basta, ayan yung pangalan niya. Ayan. Tapos, medyo mabigat siya guys. As in, feeling ko parang magising bigat sila ng electric guitar. Parang sobra naman yun. Pero basta mabigat siya guys. Mabigat yung part na to. Kasi drum head siya. Ayan, di ba? Ang galing. Ayan, ito yung itsura niya sa likod. Tapos, ito yung sides. Ta-ding! Galing, galing. And ito yung front. Tapos, ito yung headstock. Sa likod, yung tuning pegs. Ganito yung itsura niya. Tapos, yung tunog niya ay ganito siya. Ayan. Parang medyo weird siya nung una kasi hindi ako sanay sa gantong tunog kasi classic ukuleles talaga yung mga instruments ko. Pero eto, this is parang a ukulele plus a banjo. Kaya tinatawag siyang banjo-lele. Yung napoproduce niyang sound is medyo parang ano siya, country music, ganun. Parang wala siya sa tono, pero ganito yung tunog niya. Diba? Ang galing-galing. Ang cute-cute ng tunog niya, pero hindi pa ako medyo sanay sa tunog niya, but I'll get used to it as time passes by. So, ayan, if you're interested with the Irene or Irene Banjo Lele, yung link niya, again, nasa description box below. By the way, this is in the concert type, and also yung mga details niya, ilalagay ko na lang dito sa screen, and also sa description box below. The next instrument that I'll be showing you guys is ukulele na talaga siya. So, hindi na siya banjo lele or whatever. And this is from Enya. Ayan. Enya ukulele. Ang ganda-ganda ng bag niya, guys. As in, para siyang minimal design. Ayan. Aray. Ayan. So, ito yung itsura ng zipper niya. Ito. Meron siyang Enya music na naka-engrave dito sa zipper. So, bubuksan natin siya. Yeah. Nakita ko na to. Ano ba? Teka. Wait. Tadang! This is the Enya Smart Ukulele. And ito yung loob ng bag niya. Kulay blue. Tapos meron siyang pocket dito na side. Ayan. Diba? Galing-galing. Tapos yung kasama niya, meron siyang isang cellophane dito. And then, this ukulele comes with a USB charger since ito is similar siya dun sa Populele U1 ng Xiaomi. So, pwede nyo siyang i-charge. This is the USB cord. Ayan. Tapos, this one is the Enya ukulele strings. Ayan. Ayan, diba? Tapos, meron din siyang capo. Ayan. Tapos, meron din siyang manual, pero yung manual niya, Chinese din. As in, super Chinese-Chinese. And hindi ko siya naintindihan. And then, meron din siyang kasamang pick. Yung pick niya ay yellow and white. Teka. Ito yung itsura ng pick niya. And niya. Ang cute-cute-cute. Tapos, meron din siyang tawag dito. Eto, di ko alam kung para saan to. Basta meron siyang ganito. Di ko alam kung para saan to. And then, this one is the Enya strap. And, nilagay ko na siya sa ukulele mismo. Dito. Ayan. Ay, teka. Asan yan? Ayan. Para siyang medal sa, ano, graduation. So, ilalagay mo siya ng parang ganito para magigig ka lang. Lalagay mo siya dito sa ano, dito sa baba, tapos dito din sa taas, sa may baba ng neck.
So, ito yung itsura niya, guys. Tapos yung strings niya, guys, is transparent siya. Wala naman nakalagay kung Aquila strings ba tong nakalagay, pero nakasabi lang dito is Enya strings. Baka Enya talaga yung ano na, yung ang tawag dito, yung brand ng strings. Basta transparent siya, guys. Hindi siya yung typical na Aquila white na strings. Tapos yung fretboard niya is medyo ano din siya, glossy. Same siya dun sa Populele U1 kasi iilaw siya. So yung ano niya, 'di ba dun sa Populele U1 yung para sa charging channelin na ganun, yung dun mo sasaksak is dito siya nakalagay. Tapos yung power button niya is andito din. Pero dito sa Enya, andito siya sa pinakagilid ng fretboard mo. Dito na side. So you have to press this for ano, like 2 seconds and then maging ganto na siya. Chadang! Iilaw-ilaw na siya. Ganun. Ayan. So, tapos yung ano, yung parang charging channelin niya, dito mo siya ilalagay. Ayan, parang naka-secret charge yan. Ayan, dyan mo siya ilalagay and then isaksak mo siya sa ano, sa power bank. Feeling ko pwede siya sa power bank or lagyan mo lang siya yung adapter tapos isaksak mo sa outlet niya. So this ukulele is a smart ukulele. As I've said earlier, medyo similar sila dun sa Populele U1 na na-review ko a few weeks ago. And yung ano lang, parang disadvantage na nakita ko dito is since this is a smart ukulele, yung application na i-download nyo sa phone nyo, di ko siya maintindihan kasi incheck talaga siya, guys. Dapat i-download nyo yung application na AI Music. Basta, ito yung itsura ng app. And hindi ko talaga siya maintindihan. Di ko alam kung paano i-ano yung English type. Teka, ayan. Incheck siya lahat, guys. Hindi ko maintindihan kung paano to. Wala akong translator and channelin. And parang hindi ko magagamit yung app for me. Pero kung nakakaintindi ka naman ng Chinese. And wala din akong mahanap na tutorial kung paano siya gawin. Kasi yung manual is incheck din siya. So, yun yung isa sa mga downside na nakita ko dun. But overall, this ukulele is really good, guys. I love the, ano, the tune. The wood is very nice, pero yung feature lang niya as a smart ukulele, yung application na kailangan yung i-download para makapaglaro ka ng games with this ukulele, may mga interactive na mga tutorials, kasi parang hindi ko siya magagamit. So, ayun lang. Hey guys! Thanks for watching, and if you like this video, please give it a big thumbs up. And if you're interested to watch my latest ukulele cover or tutorials, you may click the video right here. And if you're interested to watch my latest vlogs, you may click the video right there. And I'll see you guys on my next video, and make sure to subscribe.